Magandang tanghali po sa lahat ng mga kababayan po natin na naabot ng ating on-air broadcast sa mga bayan dito sa lalawigan ng Quezon, Marinduque, Batangas, Laguna, Cavite, Masbate, Romblon, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, sa Palawan, Aklan, Antique, Capiz, maging sa Sorsogon. Actually, narinig din ang ating on-air broadcast sa eastern at western part ng Pangasinan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi naman sa lahat ng sumusubaybay sa ating online program through FB Live. Sa pagkakatong ito, mga kaibigan, ay maghatid kami sa inyo ng mga balita. Mga balitang nakalap ng mga masisipag nating Eagle Broadcasting Corporation correspondent. Samantala sa ating mga headlines, isang pulis sa Tiaong Quezon nagpalamig sa ulo ng mga kababayang dumaraan. Isang negosyante patay sa pamamaril sa Bacolod City, Negros Occidental. Ilang magsasaka sa Zamboanga City tuloy pa rin ang trabaho sa kanilang palayan sa gitna ng tagtuyot. Sa detalye ng ating mga balita, mayroong report si Leslie Andimaano, kaugnay ng isang pulis diyan sa bayan ng Tiaong sa Quezon, na nagpalamig sa ulo ng mga kababay nating dumaraan. Paano kaya niya ginawa yon? Alamin natin ang detalye mula kay Leslie Andimaano. Sa kabila ng malinsangang panahon ngayon, isang pulis sa Tiaong Quezon ang nagpalamig sa ulo ng ilang kababayan nating may mental disorder. Ito ay dahil sa simpleng pagbibigay niya ng pagkain at tubig sa kumakalam nilang sigmura at natutuyo nilang mga lalamunan. Hindi naman maiwasang mapangiti na mga kababayan nating doon ay dumaraan. Siya si Police Chief Master Sergeant Ernesto Bahal Jr. na mahigit 20 taon ang nagsisilbi sa serbisyo at nakadestino sa Municipal Police Station ng Tiaong Quezon. Ako si Leslie Andimaano para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat.